Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito na naman po tayo para sa update ng Abot Kamay na Pangarap Highlights. At dahil nga sa nangyaring engkwentro sa pamamagitan ni Oscar at ng mga pulis, ay nasugatan nga itong si Dr. Tanyag. Dahil ng planong tumakbo na nga itong si Annalyn, ay binaril nga ito ni Oscar at si Dr. Tanyag ang sumalo ng baril ni Oscar. Kaya nga naman tinamaan ito sa likod at agad naman ito tinakbo sa hospital. Buti na lang ay nakasuot ito ng bulletproof. Kaya nga naman hindi siya napuruhan at hindi tumagos yung bala. Samantala nakaligtas na nga itong si Annalyn mula sa grupo ng mga rebelde at sa pamumuno ni Oscar. At si Oscar naman ay nahuli na nga ng mga pulis. Kaya nga naman tuwang-tuwa ang pamilya ni Annalyn nang makauwi na ito. Lalo na itong kanyang ina. At sinabi nga ng kanyang ina na ito na ang pinakamasayang regalo ko na natanggap ngayong Pasko, yung makakasama ka, Annalyn. At sinabi nga rin ni Annalyn na hindi lang itong Pasko, tuloy-tuloy pong Pasko tayong magkakasama. At natuwa din ito. At nga, dumating na rin itong si Zoe. At tumakbo itong si Zoe papalapit dito kay Annalyn. At sabay niyakap si Annalyn ng mahigpit na parang tunay na magkakapatid ang ilang pakiramdam. Ngunit itong si Moira ay grabe naman yung galit. Dahil nga sa nalaman niya na itong si Lynette ay ang kabit pala ni Dr. Tanyag at si Annalyn ang bunga ng kanilang matamis na pagmamahalan. Kaya nga agad hinanap ito ni Moira itong si Lynette. At hindi niya nga ito nakita at nakita niya si Dr. Enriquez. At dahil nga si Lynette ay uuwi na kasama si Annalyn, nagmamadali itong paalis. Ngunit nang maalala niya na ang kanyang cellphone pala ay naiwan doon sa kwarto kung saan nagpapahinga at ginamot nga itong si Dr. Tanyag. At nadatnan niya, wala doon si Dr. Tanyag, kundi nandun yung impactang si Moira. Dahil sobrang galit, umiiyak ito sa galit at sinumbatan na nga itong si Lynette. At sinumbatan, tinanong, at yun nga, at sinabing ikaw na nga yung kabit ni Dr. Tanyag, ni RG, na matagal ko nang hinahanap. Tinulungan kita, pero yun ang ginawa mo sa akin. Ngunit gusto nga talaga magpaliwanag ni Lynette. Ngunit ang kanyang paliwanag ay hindi tinatanggap ni Moira. At sa galit ni Moira ay sinampal niya nga ito. Nung bumagsak na nga itong si Lynette sa higaan, habang inaaway naman ni Moira itong si Lynette, ay si Dr. Tanyag naman ay nakasalubong nga itong si Dr. Enriquez habang lumabas na ito at papalabas na sana ng ospital. At naitanong niya nga kung nasaan itong si Lynette at si Moira. At nakita lang umano nito ni Dr. Enriquez ay si Moira na pumunta na umano sa kanyang kwarto. So pinuntahan agad ni Dr. Tanyag itong si Moira. Habang itong si Moira ay kinuha nga itong machine na mainit na ayon at gusto nga umanong sunugin itong pagiging tisay ni Lynette. Kaya nga naman inona ito ang machine para mag-heat up nang gusto na itong sunugin dahil nga sa kanyang sobrang galit. Sakto naman na dumating itong si Dr. Tanyag at ang kanyang tagapagbantay. At kinuha ito, inagaw sa kanya at para hindi nga masunog itong mukha ni Lynette. At doon na nagkasumbatan at doon na naging mainit ang usapan habang nagwawala nga itong si Moira at pinagsisigaw. Nakabit umano itong si Lynette. Habang nga nag-aaway itong dalawa, at habang inaaway pala ni Moira itong si Lynette, itong si Annalyn naman at si Zoe, gumaganda na nga yung kanilang relasyon at nag-usap na nga itong dalawa. At sinasabi na nga dito ni Zoe kay Annalyn na best friend na umano sila at ililibre niya nga umano ng ice cream. So maganda na yung usapan ng dalawa at nagkasundo na nga itong dalawa. Wala na pong inggit at pag-aaway dito kay Annalyn at Zoe. At parang nakakaiyak na nga yung pagiging close nilang dalawa na tunay na ngang magkapatid. Ngunit hindi pa nila alam yung mga nangyayari doon sa loob ng kwarto ni Dr. Tanyag. At habang nag-aaway, habang inaaway ni Moira itong si Lynette, ay
Namagitan naman itong si Dr. Tanyag at sinabing ako ang iyong kamumuhian dahil ako ang tunay na may kasalanan at hindi si Lynette. Siya o mano yung may kasalanan at nagulantang nga itong si Dr. Enriquez sa kanyang nalaman na itong si Annalyn at Sue ay tunay pala na magkapatid at parehong anak ni Dr. Tanyag. Abang itong si Lynette naman ay hindi na nga makapagsalita at umiiyak na lang. Ngunit sinusubukan niyang humingi ng tawad dito kay Moira pero ayaw nga ni Moira magpaawat at galit na galit ito at handa umanong sirain ang buhay ni Lynette. At si Dr. Tanyag naman ay kinukomport nga itong si Moira na huwag na umanong magalit dito kay Lynette dahil siya nga ang may kasalanan. Samantala si Michael ay pagkatapos niya nga awayin itong si Zoe at si Locke dahil nga sa pangyayari. Dahil sabi nga ni Michael ay ginagamit lang umano ni Locke at ni Zoe itong batang si Annalyn para nga umano magsakripisyo at makatakas na nga itong si Zoe at si Locke. Ngunit doon nipinsahan naman ni Annalyn itong mga kaibigan niya na hindi sila umano may kasalanan kundi siya dahil sinakripisyo niya umano voluntarily ang kanyang sarili para nga may ligtas itong si Locke at si Annalyn. Ngunit si Michael ay ayaw nga magpaawat at talaga nga namang pilit itong ini-insist na ginamit lang nga umano itong si Annalyn para sa kaligtasan ni Zoe at ni Locke. Kaya umalma nga itong si Locke at si Zoe na hindi nga nila umanong ginawa. Ngunit sa kalaunan ay tumayo na nga itong si Annalyn at namagitan. At sinusumbat nga dito ni Michael na dapat umano ay hindi na pinapatulan itong bata na si Annalyn at dapat umano nirerespeto. Ngunit sinabi nga ni Zoe na hindi kayo pumapatol sa iyo. Ikaw ang may kasalanan dahil pinapatulan mo kaming mas bata. At sinabi nga ni Michael, bakit hindi mo tanungin ang inyong ama para malaman mo kung ano ang kanyang baho at kung ano nga ang kanyang tunay na sikreto. Kaya nga naman napaisip itong si Zoe kung ano nga ba yung sikreto ng kanyang dad at kung ano nga ba yung baho na sinasabi ni Michael. Ngunit nga dahil sa pamamagitan ni Annalyn ay nanahimik na rin itong si Michael. Samantala, good news nga doon sa ospital ng Apik dahil nalaman na rin nila naligtas na umano si Annalyn. Kaya nga naman, tuwang-tuwa itong mga kasamahan niya sa ospital. Samantala, itong si Moira ay hindi nga nagpapaawat at tuloy ang galit niya dito at nangako nga siya sa kanyang sarili na sisirain niya umano itong buhay ni Lynette at Annalyn at sinabi nga dito gagawin niya ang lahat para hindi na ito makapagtrabaho at sisirain niya umano itong si Dr. Tanyag sa kanyang hospital. So yan po yung ating abangan bukas kung paano nga ba madidepensahan ni Dr. Tanyag itong si Lynette at Annalyn. Ano ang magiging reaksyon ni Zoe Annalyn kung malaman nila na sila ay magkakapatid? At isa pang tanong, ito ba si Zoe ay totoo nga bang anak ni Dr. Tanyag? Yan po yung ating alamin dito sa susunod na mga episode ng Abot Kamay na Pangarap.